What's up everyone? Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. And today's vlog, utang sariya pa rin tayo mga beshi. Loan app pa rin yung ishare ko sa inyo, honest review ko sa isang loan app na naman. Ayun kasi sa loan app na ito, ang pambungad nila kapag i-open nyo nga, ay pwede daw makahiram hanggang 50,000 pesos. Okay? At akalain mo, napakabilis daw yung pa-process nga nila ng ating loan application. Sa video na ito, i-check natin kung magkano nga ba talaga yung pwedeng mahiram, kung makakahiram nga ba tayo ng 50,000 pesos kapag first time natin na umutang. Kung ilang araw ba yung ino-offer nila na payment terms at magkano nga ba yung mga interest and processing fees. Pero bago ang lahat, para sa mga naghahanap or para sa mga gustong umutang sa bangko, panoorin nyo muna ito. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you! I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee! Lahat ng process sa bank gagawin! 2-5 banking days lang approval! Loan up to 2 million! Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Let's get back to the topic again, mga besh. And ito na nga ang pag-uusapan natin na itong si Peso House Cash Loan under siya ng Lipsen Lending. Yung 2.8 star at 2,000 reviews. So, ibig sabihin, parang hindi pa ganun kadami yung umutang kasi 2,000 reviews lang. Pero medyo marami na rin yun, di ba? Agad-agad mga beshi, na kapag i-open nyo siya, syempre, same with other loan app na may mga gusto silang i-access or permission to start your loan application. Call log information, yung SMS, phone information, camera, media, photos, file, yung up-installed and location. So, kailangan daw natin silang bigyang permission para i-access nga yung mga ito. Kapag agree kayo, ito na nga, loanable amount ay hanggang 50,000 pesos at ito, kailangan niyo sagutan yung personal information, employment information, at identity information. So, same with other loan app na naman na kailangan niyong maglagay ng inyong mobile number at meron na tayong matatanggap na one-time password na kailangan niyong ilagay dito. Ito na nga yung certification, yung educational attainment, yung marital status, current resident address, detailed address, yung guarantor and co-maker. So, sa loan app na ito, meron pa silang pag-guarantor and co-maker. Di ba sa mga ibang loan app, personal references lang yung nakalagay, pero dito sa Peso House, guarantor at co-maker nga daw yung hinihingi nila. Kapag kasi sinasabi natin guarantor or co-maker, ay kapag hindi kayo makabayad ng inyong mga utang, pwede nilang singilin itong guarantor at co-maker na nilagay nyo. So, make sure na lang nakakilala nyo ang ilalagay nyo dyan. So, ito, parents, spouse, or live-in partners, yung colleagues, friends, siblings. So, ayun nga daw yung mga kailangan nyong ilagay dyan na guarantor or co-maker. After nun, dito na nga tayo sa job type. Yung monthly income, yung company name, yung address, syempre, at detailed address ng company nyo. Bago tayo makautang, ay kailangan na naman natin mag-upload ng isang valid ID. ID number, kailangan nyo na namang ilagay dyan. At ito daw, yung mga ID na pwede sa loan app na ito. Yung driver's license, yung passport, PRC ID, SSS ID, TIN ID, and yung UMID ID, and then yung voters ID. Kailangan nyo na namang ilagay kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds. So, sa akin, GCash na naman yung ilalagay ko dito. So, kailangan nyo sagutan yung kompletong detalye ng inyong GCash account kung GCash din po yung pipiliin nyo. Loan amount ay 3,000 pesos. Loan terms, 126 days. Total repayment ay 3,519 pesos. Okay? At meron pa nga, kapag i-confirm mo ito, meron silang mga sample amortization tables. Principal amount of loan is 15,000 pesos. Total amount to be paid on time ay 15,000 pesos. Service fee 40% or nasa 60. Ano ba to? Mali-mali yung nilagay. And then total amount to be received ay 9,000 pesos. So, akalain mo, kapag 15,000 pesos yung maaprubahan na loan amount, ang matatanggap mo lang ay 9,000 pesos. Diba? And kailangan mong bayaran yung 15,000 pesos. So, dito pa lang, kapag inintindi niyo talaga itong sample amortization table nila, ay makikita natin na napakalaki talaga yung mga fees, interest, kasi dito 40% nga yung service fee, okay?
total to be received ay 9,000 pesos. So, dito pa lang makikita nyo kung gaano kalaki yung interest and processing fees nila. Pero ang okay naman dito ay naglagay sila ng ganito, ng sample amortization table para doon tayo magbe-base doon sa interest and processing fees nila kung gaano nga pa kalaki. And sa akin, dito pa lang sa sample amortization table, hindi ko siya nire-recommend sa inyo kasi nga po malaki itong mga service fees nila. Okay? Pero syempre, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo siyang subukan. So, kaya na nga. Doon sa 3,000 pesos, mayroon silang binigay sa akin na 5 na installment or pwede ko siyang bayaran in 5 installment. So, ang unang-una na in-offer nila, kasi nga ngayon nag-apply ako ng December 7, so ang first na due date ko ay sa December 14 na 3,078 pesos agad-agad yung kailangan kong bayaran. So, ayan. And due date na pangalawa ay sa December 28. Kailangan ko daw bayaran ay 192. At January 27, 144. February 26, 2024 ay 48. Tapos April 11, 2024 ay 57 pesos yung kailangan ko daw bayaran. And eto mga besh, yung loan details. Doon nga sa 3,000 pesos na approved amount, ang matatanggap ko lang ay 1,800 pesos kung makikita niyo dyan sa baba. Kasi nga mayroon silang service fee na 1,200 at interest na 519 pesos. So, mas napakalaki talaga yung interest at yung processing fee ng loan app na ito. So akalain mo doon sa 3,000 pesos mga besh, ang matatanggap mo lang ay 1,800 pesos and then kailangan mong bayaran 7 days lang. Walang kwenta itong December 28, tas January 27, February 26, and April 11 na payment terms kasi dito pa lang sa December 14 ay halos bayad ka na talaga doon sa inutang mo kasi first payment mo sa December 14 nga ay 3,078 pesos. Interest ay 519, service fee 1,200, issued amount ay 1,800 pesos lang. Okay? Kaya hindi ko siya nire-recommend sa inyo. Kasi kung intindihin nyo talaga itong payment schedule nila, 7 days lang. Kasi sabi ko nga, dito pa lang sa first schedule nyo sa December 14 ay halos bayad na talaga yung utang nyo. Kasi doon nga sa 3,000 pesos na loan amount na naprubahan, ang matatanggap mo lang ay 1,300. Then, kailangan mong bayaran within 7 days yung 3,078. Tapos, itong due date nila sa December 28, January, February, March, ay January, February, and April 2024, eh walang kwenta. Parang gawa-gawa lang nila, diba? Para masabi lang na mahaba yung payment term. Pero actually, within 7 days lang talaga, halos bayad ka na doon sa utang mo. Okay? Hindi ko siya nire-recommend sa inyo, pero syempre nasa inyo pa rin kung gusto niyo subukan itong loan app na ito or hindi. Ano sa tingin niyo? Okay ba sa inyo? Sana kung meron kayong na-experience, maganda man yan or hindi, i-comment niyo para malaman ng mga iba na nagpabalak pa ng subukan na umutang sa mga ganitong klaseng pautangan online. At kung sakaling meron na kayong na-experience mga collector nila, sa mga agent or customer service nila, or na-experience nyo mismo din in terms of interest and processing fees, sana i-comment nyo para mabigyan nga natin ng babala yung mga iba na nagbabalak palang subukan itong loan app na ito. So, ayan. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo yung video and see you sa next video natin. Thank you, guys!